First time here in the Philippines. 필리핀에 오신 건 처음이신지? 이렇게 오래 머무는 건 처음입니다. First time 그냥 꼬박 스테이니까 내일 또 갔다 가야 돼. How was the Filipino? 필리핀은 어떻게 생각하십니까? 일단 친절하고요. 예, 그 정감 어린 나라 따뜻하고. 아, 필리핀 po sobrang mabukait. Tapos yung sobrang warm-hearted. 날씨도 따뜻하고 마음도 따뜻하고. Yeah, yung mga puso, mainit, warm-hearted. Tapos pati yung weather, mainit din. Warm-hearted. 한국에도 크리스마스가 점점 사라져가지고 그냥 페스티벌인데 여기 오면 여기 오니까 진짜 어렸을 때 고향 오는 크리스마스 시즌에 맞춰서 오니까 어렸을 때 봤던 고향이 왔던. 사 코리아 po kasi yung mga Christmas season, yung mga Christmas celebration, medyo nawawala na. So, pero nung pagpunta nila dito, feeling nila, so yung parang dating panahon ng buhay nila, parang gano'n, kasi meron pang mga Christmas feeling. Anong reaction nila nung nakalag nila yung Philippine adaptation nila? Oto sanyang, yung Philippine remake ko yung yung abusyosul tayo, oton mo kami,를 가지셨는지 말씀해. 그 한국에서 보는 느낌, 와 비슷한 느낌도 있었고 그것보다 더 열광하고 더 좋아하고 더 눈물 흘리는 것도 봐서 되게 신기한 경험이었어요. 소프랑 나긴 임프레시브 나긴 experience 들라. 그래서 parang halos parehos din siya sa Korean movie pero nakita naman yung reaction ng mga audience. Mas napapatawa sila, mas napapaluha. So sobrang impressive experience. Para sa producer, nung ginawa niyo yung movie, expect yung magiging ganun talaga sa impact? Producer님께서는 이제 이 영화를 처음 이제 원작을 만드셨을 때 그런 반응과 이런 이제 이런 폭풍이 있을 것을 미리 예상을 하셨는지? 한국에? 네. 한국이든 필리핀이든? 전혀 예상을 하지 못했고 우리 감독님하고 나하고 7번방 하기 전 작품이 여기 하나를 만들었었는데 그게 크게 호응을 못 받아가지고 그 이 영화 그렇게 폭풍을 받을 수 있는지를 전혀 예상치 못한 상태에서 결국은 관객들이 너무 좋아해가지고 일단 한국의 탑이 됐다고 생각합니다. Sobrang hindi ko nila na-expect yun. Kasi yung movie na before na pagtrabahuhan nila ng magkasama, hindi siya masyadong naging hit. So in-expect nila na itong miracle na to magiging halos pareho lang doon. Kaya sobrang nagulat sila nung naging sobrang sikat na yung miracle. Based by the story. Yeah. 이게 실제 이야기를 토대로 만든 이야기인지. 원래 그 우리 저가 대표님이 말씀하신 거하고 약간 좀 틀린 부분이 있어요. 그러니까 실제 이야기를 가지고서 만들지는 않았어요. 근데 네. 만들다 보니까 실제 이야기하고 비슷하게 된 거죠. 네. 실제 이야기를 가지고서 전혀 얘기한 건 아니에요. 기획 단계에서. So, 놈 오나 나가 yung story na to hindi naman siya totally same sa real story. Pero yung habang sinusulat niya yung screenplay, parang naging halos similar na doon sa totoong nangyari. So may pinag-posensya na pa. Kasi oton iyagi ro pusigo sa idea ng audition. Kurso. 네, 그 뭐 다큐멘터리 하나 본 게 있는데 거의 한 두 달 정도 시나리오 쓰러 갔다가 쓰지 못하고 있는 상황에서 도대체 어떤 이야기를 쓸까를 고민하고 있는데 다큐멘터리 채널에서 범죄를 저지른 아빠가 잡혀가면서 홀로 남은 딸 아이를 두고서 잡혀가는 장면을 보게 됐어요. 그 모습을 보면서 저 아빠는 얼마나 저 딸이 그리울까. 그리고 이 딸은 아빠가 잠깐 갔다 올게라고 하면서 얼마 동안을 기다릴까에 대한 애절함 때문에 나 같으면은 내가 잡혀간다면 저 딸아이를 어떻게 서든지 간에 내가 있는 곳으로 데리고 와야겠다라는 생각에 교도소라는 설정을 만들어 놓은 거죠. So for 2 months 나 nagsulat siya ng script for this movie. 매주 nag-iisip siya kung paano ba niya dapat itong isulat, kung anong klaseng story na yung maayos. Tapos nakapanood siya ng isang documentary film na merong isang tao na na-accuse siya sa isang bagay na hindi naman niya ginawa. Tapos itong tao na to, meron din kasi siyang daughter. So habang napanood niya yung documentary film, nagkaroon siya ng
puso na napaisip siya kung ano kaya yung feeling ng daughter na yun, ganun niya kaya na miss yung father niya, at kung siya mismo yung father siguro na nahiwalay sa daughter niya, siguro gagawin niya yung lahat para magkasama silang ulit. Tapos doon niya na isip yung idea na itong setup na gusto niya ilagay sa script na to is magiging prison setup. Yung at least ako na ginamit ko sa sumisikat na siya or doon lang siya sumikat sa yung the lead actor and the child actor. 한국 원작에서 나오는 아버지 역할이랑 이제 딸 역할은 이 영화 전에도 이미 인지도가 있는 연예인들인지 아니면 이 영화에서 뜨게 된 연예인들인지 궁금하더라고요. 그 여자 배우 같은 경우에는 처음 제가 데뷔를 시켜주는 친구였고 연기로 따지면은 굉장히 많은 그 연기 잘하는 아이들이 있었고 그 친구는 그 안에 저기 선발되지 않았었던 친구 때 너무 잘하는 아이들보다는 맑고 투명한 아이를 같이 호흡하고 얘기하면서 그 저기 딸아이로 만드는 게 좋다라고 일단 생각을 해서 딸아이는 하게 된 거죠. 그거 먼저 말씀해 주시고 그 다음에 네. 오케이. So first 용 daughter. 놈 unang nakita daw po niya itong bata na to. Sa audition kasi madami mga bata na nag-apply. Tapos sila yung mga experience na meron na silang alam sa acting ganun. Pero for this kid naman, first real, parang first experience niya na to sa movie. Tapos nung nakita niya tong bata, naisip niya na kaysa sa mga may experience na sa acting ganyan, siguro mas okay yung bata kung transparent siya, kung sobrang pure, clear, gano'n, para pwede siyang maturuan, ma-absorb niya agad. So, siya yung nakuha for the daughter. Sumikat siya. Sumikat siya doon. Kung namja juingong은 단 한 번도 주연을 하지 않았었던 배우였었는데 그 배우를 선택한 이유는 기존에 굉장히 유명한 배우를 선택을 했었을 때 저기 그 정신지체에 대한 연기들에 대한 모습들이 관객을 이해시키기가 힘들 거라는 생각이 드는 거죠. 왜냐하면 틀에 박혀 있는 느낌이 있었으니까. 그래서 인지도가 많지 않더라도 연기를 잘하는 친구 를 선택을 했고 그 친구를 처음 주연작으로 이제 쓴 거고 제가 제작 발표회를 할 때 처음으로 인터뷰를 와서 소원이 뭐냐 저한테 얘기했었을 때 처음으로 이 그 주연 배우 맞는 이 사람이 나무 주연상 우리나라에서 하는 영화제에 나무 주연상을 받았으면 좋겠다라고 했는데 처음으로 나무 주연상을 받았어요. 소원이 소원이 그 영 아, 그분 소원처럼. 제 소원. 감독님 소원처럼. 이 male actor 나만 actually 사 mga previous movies 니 아니 민산 hindi siya naging main actor. 그리고 yung naisip niya kasi kung yung mga sikat na, madami ng mga following na usually nagbibida, yung gagawin niyang bida ulit dito tapos merong mental disability ganyan. So hindi magiging sobrang parang darating sa mga tao na meron siyang mental disability kasi actually nakita na nila si yung character na yun sa ibang movie. So ginusto niyang piliin yung medyo hindi pa masyadong sikat pero nakapag-acting na bilang supporting actor para ma-absorb ng mga tao na siya meron talagang mental disability pala, parang gano'n. So at first, nung nakita sila ng main actor, yung sinabi niya sa kanya, sa main actor na parang pangarap niya na sana through this movie, siya yung magiging parang best male actor of the year, parang gano'n, makakatanggap ng award. Tapos after nang sobrang sinikat yung Miracle in Cell No. 7 sa Korea, nakakuha nga siya ng award. Anong opinion nila sa performance ni Adam nila? Tapos, ang impression nila nung dami nila ng personal kreso, so, Philippine 여기 리메이크작에서 아가랑 어제 이제 리메이크를 보시고 다른 배우들을 많이 만나 뵀잖아요. 이제 그분들에 대해서는 어떻게 생각하시는지? 전체적으로 한국 영화하고 비교를 하면 한국 영화 내는 선생님 나중에 말씀하시겠지만 한국 영화 전체적으로 조화롭게 한국 영화가 훨씬 더 조화롭게 주연 배우와 조연 배들이 연기하는 게 한국보다는 제일 큰 구분할 수 있는 다른 점이다. 이 pinakamalaking difference 나 napansin niya po sa mga casting sa Korea tapos dito sa Philippines. Dito sa Philippines, mas nakikita niya yung harmony ng mga iba't ibang actors tapos working together, parang meron silang maayos na cooperation, ganun. Yun yung nakita niyang difference from Korean movie. Impression nila ko. Aga, mula kay main view with this,
그러니까 뭐 연장선상 이야기인데 한국의 그 아가가 전체적으로 이게 잘 잡아줘서 어떻게 보면 아가가 굉장히 편안하게 그 중심에 엣지 있게 올라 있는 게 아니라 전체를 다 아울러서 같이 가는 느낌이라 그게 굉장히 인상적이에요. 그게 뭐 추석이만 하면 아가 역할이 본인이 할 수 있을 만한 역할을 최대한 함에도 하면서도 옆에 조연 배우들이 해야 될 연기를 다 열어주고 있어요. 그러다 보니까 본인이 나서지 않고 많은 배우들이 최고로 열심히 할 수 있을 만한 그 순간들을 만들어주는 거죠, 아가가. 그래서 굉장히 노련한 배우라고 생각해요. So, 놈 napanood niyo yung pagiging main lead ni Aga Mula. Except, imbes na sobrang nag-thrive siya, bilang siya yung magiging focus ng buong movie, ang nakikita nila kay Aga is nakuha niyang maging sentro, pero nag-give way pa din siya sa ibang mga cast para magawa nila yung acting nila na maayos. So, yun yung na parang nakita nilang sobrang malaking strength ni Aga Mula for this movie kasi ginawa niyang maging comfortable ibang mga actor para maging maayos lahat ng mga cast, hindi yung siya lang yung magiging may emphasize. Kasi deep 어느 나라든지 항상 주연 배우와 우뚝 서 있고 나머지 조연들이 이렇게 서포트하는 느낌인데 네. 어제 본 이 영화의 필리핀의 7번방 같은 경우는 아가가 자기 역할을 좀 더 죽이면서 정제하면서 전체를 살아간 모습이 굉장히 인상적이에요. 그래서 sa mga Korean content, usually 나기나리 yung mga main actor, sila po yung nagiging center ng buong movie, tapos sila lang yung nakikita, napapansin, tapos yung mga supporting lang talaga. Pero kahapon nakita nila na si Aga Mula medyo nagagawa ng controlin yung pag-emphasize niya sa sarili niya dun sa movie para yung mga ibang cast din ay nakikita na napapansin. Vale. 왜 그냥 하나만 질문을 하면 그 제일 처음에는 관객들이 아가가 왜 역할이 좀 조용할까 할 수 있겠지만 그렇게 연출의 의도에 사서 이렇게 관객들을 보내서 세뇌를 하게 되면 자연스럽게 전체 큰 힘이 더 발휘할 수 있는 잠재적으로 그것이 굉장히 인상적이다. So, 이용 나긴 impressive talaga 이용 그놈 ginawa niya. Kasi kung una, kung siya lang yung magiging emphasis talaga, parang magiging movie niya yun. Pero dahil nung una, mukhang parang hindi masyadong malakas yung acting niya, siguro ganun yung mararamdaman ng mga viewers. Pero eventually, kung makikita in general yung movie, yun yung magiging dahilan kung bakit yung mga ibang mga casting din, tapos yung pag-a-act din ng iba, magiging mas, mas strengthen. Hindi man naman kung paano nagsimula yung collaboration nila with Viva. Kaya nagsimula yung negosyasyon para sa Philippine adaptation. Viva라는 이제 관계가 어떻게 시작이 됐으며 이제 필리핀 리메이크까지 왔는지. 그 비바에서 그러니까 이 원작을 필리핀 국민들이 너무 많이 보고 비바가 그것을 굉장히 영리하게 이걸 필리핀 영화로 만들었으면 좋겠다고 이게 교육 단계부터 굉장히 영리하게 잘 이렇게 밑에서 끌어올리는 여론들을 잘 취합을 해서 한국에 있는 이제 한국에 있는 이제 제작사 뉴와 관련 투자사 쪽에 영업하게 투자사 쪽에 굉장히 강력하게 우리가 지금 잘 만들 수 있다고 여러 번 요청이 됐고 그다음에 한국에서도 비바가 만들면 굉장히 영화를 상당히 잘 만들 수 있을 것이다 라고 해서 오랜 시간 같이 이야기하다가 비바를 선택했다. So, nung Miracle in Cell No. 7, naging sobrang sikat siya dito sa Philippines. Yung Viva, gumawa sila ng isang smart move na inisip nila na kailangan tayo yung gagawa ng remake na to. So, yung ginawa ng Viva, dun sa may sa content holder by that time, which is new, yung company sa Korea, sila yung naging malakas na nag-push na kami yung Viva, kaya namin itong gawin ng maayos na remake, kaya ibigay niya sa amin yung remake rights. So, ganun, nagawa nilang makumbense yung company na yon, tapos nakuha nila yung remake rights, tapos dito na. Would there be the next project with Viva? With them. 그래서 이제 생각하고 계시는 비바와 같이 할 수 있는 프로젝트가 있으신지? 뭐 그냥 내가 대신 그 어제 저 사장님 회장님 만나서 그런 이야기를 많이 나눴고 그런 와중에 그 필리핀 영화도 감독님이 나중에 또 제의가 오고 그러면 공동 제작이라든지 또는 감독님 학교 연출도 할 수 있을 거고
어쨌든 서로 상호 이렇게 이 영화를 통해서 굉장히 깊은 이해가 생겨서 꾸준히 개발하면 서로 간에 그 굉장히 좋은 일이 많이 있을 겁니다. Actually, kahapon, nag-meet po sila with Postic. Tapos, napag-discuss nila na dahil through this time, nagkaroon na sila ng maayos na relationship. Kaya, meron din naman silang ibang mga projects na pwede i-offer. Yung Viva, meron din mga projects na pwede i-offer, maging co-production. So, they're looking forward to having more projects with Viva. Including Exchanging Stars. Kaminin din. Artist를 교환하는, 이제 캐스팅을 좀 약간 서로 교환하는 뭐. 그럴 수도 있고 방금 아까 말씀하신 다음 영화 필리핀 아예뭐 다음 영 시나리오에 따라서 그러니까 이런 건 있는 것 같아요. 무조건 그 한국의 유명한 스타 배우와 이 필리핀의 유명한 스타 배우들을 뭐 교환하듯이 서로 출연시켜서 뭔가 커다란 시너지가 난다면 좋지만 그것만이 우선이라고 생각하진 않고. 가장 시나리오에 최적화된 느낌의 배우들을 캐스팅하는 게 우선일 것 같아요. 그게 필리핀 배우만 쓰는 게 최적인지 아니면은 한국 배우들과 같이 섞어서 뭔가 콜라보를 하면서 가는 게 나은 것인지에 대한 부분은 시나리오가 결정이 아마 시나리오가 결정할 거다라는 생각이 들고 그리고 저 같은 경우에는 다음 영화가 굉장히 큰 글로벌 프로젝트 같은 느낌이 있어서 여기 필리핀의 연기 굉장히 잘하는 배우들도 지금 캐스팅을 염두에 두고 있는데 어제 이 비바 이 7번방의 선물을 보고 그 중에 한 명도 같이 해보았으면 좋겠다에 대한 느낌이 들었었다고. 참고로 다음에 감독님이 할 영화는 예산이 200억이에요. 200억이 어떻게 되죠? 20밀리언 달러나? 200억 원. 그러면 바로 계산이 안 되겠죠. 아 그래요. 하여튼 빅 버젯인데 방금 감독님이 그 영화 필리핀 어제 보면서도 이게 생각한 배우가요. 네. 이 ko kasi ba ano makompute agad sa dollars. Anyway, meron kasi siyang bagong project na pinaplano po nila ngayon. Tapos yung mga actors ng Philippines, tapos yung actors ng Viva, artist ng Viva, tapos yung mga artist nila. Of course, pwede tayong gumawa ng collab. Pero ang sinasabi niya, gusto niya kasi na hindi naman na, dahil sikat to, gagamitin ko to. Gusto niya yung mahahanap niya yung swap na artist para sa kwento niya. So, depende sa screenplay na pwede nilang ma-develop from now on. Pwede silang mag-exchange of artists between Korea and Philippines. Tapos, yung ngayon na inahanda niyang project kasi, sinasabi, sobrang malaki daw yung font na gagamitin. So, tapos actually, habang pinapanood niya yung Miracle kagabi, na meron siyang isang artist na nakikita, gusto niya daw kunin. Wow! Maybe, duwinti, alas ninyo. Kurutsunan ako. Diba, 이렇게 어떤 부분, 저런 느낌은 참 좋은 배우다라는 생각은 머릿속에는 있어요. 네. Okay. Kaysa daw sa specific na artist, yung pwede niyang sabihin, yung meron siyang nakita, parang nakuhang feeling na ako ganito yung artist, siguro pwede ko siyang gamitin. Kasi ganito yung pwede niyang ilabas na ako. From there, poster. 그거는 뭐 나중에. Future 나 너무 surprise. 나가 나 봐 샤 with Korean superstar 아 사카 씨네요. Korean superstar. 혹시 한국의 유명한 배우들이랑도 일을 해보신 적 있으세요? 많이 있죠. One particular. 누구인지 막. 저 같은 경우는 송중기. 송승환. 송승환. 이 오빠 가미 씨 세일러분 미 브랜디 소바. 그 처음에 이제 셀러문 노래를 이제 사용을 했잖아요. 그러면 그게 저작권이랑 이런 걸 다 정리를 한 후에. 지불했습니다. 나 봐야 돼요.
Tapos yung full movie na nakaupo talaga sila, ganyan. First time ko dyan.죄송하다고, 다음 주 열심히 꾸준히 들어가서. 근데 감독님도 연도 안 배우고 있고 그러니까. 파센션 na daw. So, mula ngayon, manonood daw siya ng mas madami para makuha sila ng mas madami, you know, idea ng mga artists. Bakit? Bakit sobrang lakas ng ano, universal appeal ng movie? So, Wae i yonghaga omchang jeon segyeojeoro inyeonhaejeonji. 감독님 말씀하셔야 돼요. 아, 예. 그 가장 중요한 거는 사랑이죠, 사랑. 사랑의 그 부모 자식 간에 대한 사랑은 어딜 가나 어느 나라에 가나 뭐 예를 들어서 그 체제가 어떻든 뭐 정치가 어떻든 전혀 상관없이 늘 주고 싶은 사랑이고 받고 싶은 사랑이기 때문에 이 사랑에 대한 부분들을 가장 진솔하고 깨끗하게 보여줬기 때문에 어느 나라도 다 흡수가 됩니다. 이 dahilan siguro kasi yung pinaka importante sa lahat is yung pagmamahal, love. So kahit sa ang bansa na magpusa, meron talagang love. Kahit ano man yung mga politics na meron sila, kahit ano mga regulations na meron sila, pero yung love, kahit sa ang lugar meron. Tapos most especially sa lahat ng mga love, yung parents' love, yung you know, yung children's love towards parents, yung ganito yung pinaka malaking visible na makikita. Kaya siguro sobrang kumatok din siya kahit anong bansa. Tsangguro, oral 10월 달에 터키에서 개봉을 했고 지금 현재 500만이 넘어서 올해 합성수 넘버원 영화가 됐고 두 번째가 필리핀, 세 번째가 내년에 인도네시아. 500만이 관객 숫자. 네. 굉장히 맞아요, 엄청난 숫자. 어마어마한 숫자. 그리고 세 번째가 인도네시아, 네 번째가 인도, 그리고 다음 뭐 베트남 이죠 지금 준비하고 있어요. 베트남. 네. 터키 이야기. So, in reference daw, last October this year actually, nagkaroon din ng remake version ng Turkey, tapos na-release na lang ng October. Tapos after nun, second na yung Philippines, yung remake dito. Tapos next year naman will be Indonesia, nag-planning na sila for release na this year. Tapos India, tapos Vietnam. Mga changes din sa Philippine remake, or yung parang Filipino touches that they found interesting na rin yung series. So, 말씀드린 것처럼 한국 영화도 분명히 그 배우들의 합이라고 해요. 배우들의 콜라보레이션이 굉장히 좋았던 작품이긴 한데 이 작품에서는 주인공에 대한 부분들, 주인공이 스스로 돋보이려고 노력하지 않고 주인공 아가가 스스로 자기 배역에 대한 부분들을 잘 보이려고 하지 않았고 그러기에 다른 조연 배우들이 똑같은 연기들을 보여줬었던 이런 것들이 너무 좋았었던 것 같고 두 번째 같은 경우에는 한국에서 보지 못했었던 엔딩 설정이 있었어요. 저도 생각하지 못했었는데 아주 좋은 엔딩 설정이 있어서 그 엔딩 설정을 한국에서도 다시 한번 그렇게 보여줬으면 한국 관객들도 굉장히 좋아했겠다라는 생각이 들 정도로 좋았었었던 것 같아요. 그리고 또 세 번째는 한국에서 보여줬었던 이 영화를 보면서 관객들이 울고 웃고 하는 부분들보다 필리핀 관객들이 더 많은 부분들을 울고 웃어서 야 한국에서 이 오픈했었을 때 관객들이 막 드는 것보다 이 필리핀에서 더 많은 관객들이 보시지 않을까라는 기대감이 듭니다. So 이런 기대는 difference 는 sa movie dito sa Philippines at sa Korea. Yung first yung sinabi niya kanina na si Aga Mula, nagawa niya talagang imbes na i-emphasize niya lang yung sarili niyang acting, nag-give way siya sa lahat ng mga actors para magkaroon sa ng maayos na collab. So yun yung unang point na napansin niyang different dun sa may Korean movie. Kaya nakakatuwa yung ganun ginawa ni Aga. Tapos yung pangalawa naman, nakita niya yung pinaka-last part, yung ending part ng movie. Kasi originally, wala yun sa may Korean movie.
Tapos nung napanood din yung last part, yung ending part, napaisip siya na sana yung sa Korea din pala, yung Korean version, sana nilagay ko din pala tong ending part. So, nakakatuwa siyang panoorin. So, nagkaroon siya ng ganun impression. Happy ending. Tapos nung sa pangatlo naman, nakita niya na yung mga audience habang nanonood, mas napapatawa, mas napapaluha kaysa nung nakita niyang mga audience sa Korea nung ginawa yung Korean movie. So nakita niya na sobrang mas, you know, mas emotional, seryoso, mas sentimental yung naging na execute ng Filipino movie. So natuwa talaga sa ganun. Would you say in a better version? Worse original pa din. Kung ano yung nasa kung ano nungdamiziman oodokke ko yegyang ko chung yegyang ko nang kung i chawa ba biba isa manderosa sa to silver bang isa mo kung tasi hanggang remake haga naman kung sangbagyo ko kro la nang si usum nungdamuno yegyang ko kumakum sal manderosa kung ano yung actually, nabanggit din, parang meron din ganong klaseng conversation kahapon na sinabi nila na dahil sobrang natuwa nga din sila dun sa may movie, joke lang ah, pero sinabi nila na, ah sana itong Philippine remake, i-remake din namin. Kasi yung chance mo pala, sorry. Kaya meron, i Philippine remake, 한국에 개봉할 수 있는 기회도 가능한지. 그러면은 이제 그 이미 스토리를 알고 있었음에도 불구하고 어제 영화를 보셨을 때 조금 눈물을 흘리셨는지 굉장히 많이 서브라더 제가 그 몇백 번을 보고 우리 뭐 우리 대표님하고도 몇백 번을 거의 뭐 1000번 가까이 봤을 거예요. 그런데도 흐르는 눈물과 웃음은 뭐 괜찮더라고요. 1000번 넘게 보신 건 한국 원작 말씀하시는 그렇죠. 거예요? 그렇죠. So, yung Korean movie din, syempre alam nila yung story. Tapos napanood nila yun ng mga more than 1,000 times na. So, alam na alam nila yun. Pero, while watching kahapon, iyak daw sila ng iyak. Hanggugeso, ah, iko, 그냥. 그 좋은 아마 팁이 될 수도 있는데, 여기서는 마케팅을 어떻게 하는지 모르겠어요. 한국에서는, 예를 들어서, 극장 앞에서 조그만 티슈 같은 거를 나눠줬어요. 한국에서요? 왜냐하면은, 너무 눈물이 나고 너무 웃기니까 웃으면서 눈물 나니까 그 티슈를 계속 쓰라고. 근데 그 티슈가 거의 나중에는 안 울려고 하는 사람들도 바닥이 났었거든. 그런 뭐 마케팅을 쓰지 않았으면 한 번쯤 해보는 것도 좋은 방법일 거야. So yung isang idea, kasi yung ginawa daw po nila sa may releasing ng movie sa Korea, kasi bago pumasok yung mga viewers din sa may cinema, naglagay na sila ng mga tissue. Tapos isang marketing strategy din nila yon, pwedeng gamitin din dito sa Philippines kung gusto. So yung mga tao din na pinipilit nilang hindi umiyak, actually yung tissue daw na nandun, lahat kahit yung mga ayaw umiyak, naubos na nila. Oje, uli uencha kya pe sa diba sanyo, du myong isa sa tanyo. 큰 애가 제일 처음에 엄청 울고 있으니까 둘째가 남자가 울다고 그래서 창피하다고 그러다가 저거 따라서 했더라고요. 울고 쫙 연습하다가 바이러스 다 울어버렸다 그렇게. 그거하고 이제 도스메의 하랍 낭 seats 나면 nandun sina boss Vincent, tapos yung family niya, yung wife niya, yung mga bata. Nung una yung una kasi nandun yung isang bata, nag-iiyak siya. Tapos yung lalaki, yung son naman niya, parang pinapatigil ka siya kasi nakakahiya daw. Eventually, nung patapos na yung movie, pati siya umiiyak. Tapos lahat na sila nag-domino umiiyak. Hindi pwede sa atin yung tissue na nakawi. Kaya naubos. Korean ka ba daw? Matanggaling mo raw magtagalog. Korean, tapos dito po ako pinanganak. Okay.
nandun ka rin kay Bobby. Okay. Anong pakiramdam nila na is this the first time na ginawa yung adaptation in the Philippines o meron pang ibang country na gumawa? Aka, sinimulatong ko, tukatin ko na sa Philippines, wala to tarin na rin sa remake na rin. Turkey. Philippines. Indonesia. India. So, tulad ng na-mention po niya kanina, Philippines yung first remake, tapos Indonesia, tapos India, tapos Taiwan. Wala pa. Vietnam, sorry. May chance ba na maging kumbaga consider nila si Aga as one of the kumbaga sa mga next project because of his performance dito. Ito na ibon na ite Aga namza아가한테 딱 맞는 시나리오고 좋은 이야기가 있다면 못할 이유는 없어요. So since nakita nila na parang na-discover na nila yung talent ni Aga sa pag-acting, kung meron tayong maayos na story na bagay kay Aga, willing naman silang mag-working with them. Thank you. Philippines. Sunod po Vietnam.